Kumusta mga amigo? LeBron James sinubukan humingi ng sorry kay Isaiah Stewart at parusa, inilabas na ng NBA. At Lakers, naglabas na rin mga amigo ng injury report versus Knicks. Yan ang pag-uusapan natin mga amigo, pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na amigo bilang suporta. Napakabilis maging viral ang pagkaka-eject ni LeBron at Stewart mga amigo, kung saan makikita natin na talagang ayaw paawat itong si Stewart, naging wild. Ang daming video ang lumabas mga amigo at kitang-kita nga dito right after na mapagtanto ni LeBron na natamaan niya itong si Stewart ay sinubukan niyang humingi ng sorry dito mga amigo kay Isaiah Stewart. At ayon pa kay Shams Charania na sinubukan i-track down ni LeBron ang number ni Isaiah Stewart after the game para makahingi ulit ng sorry. At dagdag pa ni Shams na wala naman daw reputation si LeBron James ng pagiging isang dirty player. So dito ipinaliwanag ni Shams na hindi naman talaga sinasadya ni LeBron ang nangyari, ngunit isang aksidente. Sensitive lang daw talaga mga amigo ang area sa kilay at madaling mahiwa kapag natamaan. So ngayong araw, i-review ng NBA ang naturang scene at bukas o mamaya ay magkakaroon ng resulta at karampatang action mga amigo sa pangyayari. Pero habang ginagawa ko ito mga amigo, ay lumabas ang report ni Shams Charania na suspendido si LeBron James ng isang laro at si Isaiah Stewart naman mga amigo ay masususpende ng dalawang laro. Samantala, sa pagpapatuloy naman ng road games ng Los Angeles Lakers at this time kontra naman sa New York Knicks, bukas alas 8:30 ng umaga, naglabas ng injury report ang Lakers sa naturang match-up ayon sa report na si LeBron James daw ay listed as questionable dahil nga sa kanyang abdominal strain. Matatandaan na before ang match-up ng Lakers at Pistons ay nilagay din si LeBron as questionable pero nakapaglaro nga ito mga amigo. At dahil nga suspendido ito ng isang laro ay hindi ito makakapaglaro bukas kontra sa New York Knicks. Samantalang si Anthony Davis naman ay listed as probable dahil sa kanyang right thigh contusion. Habang ang rookie naman na si Austin Reeves ay na-upgrade naman from out to doubtful. Si Austin Reeves ay nakapaglaro ng 10 laro this season bago siya tinamaan ng hamstring injury. At ang kanyang depensa ang nag-stand out sa 10 larong ito mga amigo. At sinasabing siya ang Alex Caruso 2.0. So magandang balita ito mga amigo, na gumaganda na ang kalagayan ni Austin Reeves dahil kailangan na kailangan talaga ng Lakers ang tulong, lalo na sa depensa. Yan lamang ating NBA updates. Hanggang sa muli, God bless.